Yo guys, what's up and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, so ipapasilip ko po sa inyo yung pinakabago kong editor. KineMaster din siya pero upgraded na to guys. So hindi na siya KineMaster Pro. Itong ginagamit ko na po ngayon, itong bago kong ginagamit na KineMaster is Diamond na. KineMaster Diamond guys. Diamond. Oh my God. Diamond. So yun, samahan nyo ko kung paano explore tong KineMaster na to, kung ano yung mga ibang bagay na kinaiba niya dun sa dating KineMaster na ginagamit ko at sa gagamitin natin ngayon. So kumbaga titingnan natin yung kanyang mga pros, yung mga pros niya kesa dun sa isang KineMaster, kung mas okay ba talagang gamitin tong bagong upgrade kesa sa luma niyang version. 2,000 years. So, yan guys, huwag na nating patagalin. So, papasilip ko na sa inyo yung bago kong KineMaster. So, yan, KineMaster Diamond. So, yan, nag-try ako maglagay ng video. So, tignan natin. By the way, yan nga pala yung pinaka-cute kong kapatid. Nakatuwa yung bata na yan. Napaka-cute niya talaga. So, yun, extra lang yung kapatid ko dyan. So, yung video niya muna yung pinili ko. So, yun, kung paano naman natin siya. So, itest natin yung speed control niya. So, yun, nakikita nyo siya. Up and down na lang yung kailangan nyo gawin. Diba dati dun sa luma is meron pang siyang 0.5, 2.5, ganun. I-adjust mo. Ito, napakabilis na lang. So, tansya-tansya na lang. So, pag pataas is, ibig sabihin, bibilis yung video. So, i-try natin yun. So, ayun, nakikita nyo, mas bumilis siya. Try naman natin yung slow-mo effect niya. So, isagad natin pababa. So, depende yan sa inyo kung anong timpla guys, ng sobrang mabagal ba o yung saktong bagal lang. Ayan, napaka-slow mo yung pinili ko. Tawong daw. Si Garillas at Manny. So, ayan guys. So, pinasilip ko lang sa inyo kung paano yung, kumbaga, paano natin i-manage yung speed control niya. So, yan lang din yung isa ko pang napansin. So, yan, mas mabilis i-manage yung speed control nito kaysa dun sa luma. So, yan, as you can see, ito, tinanay kong i-click yung layer and then punta ako sa overlay. So, yan, makikita nyo dyan yung classic stickers, pero wala pa. So, diba kapag dun sa luma na version is kapag pinindit mo yung get more is nire-require niya na magbayad ka muna ng premium account. So ito is napaka sobrang saya kasi kapag namili ka dyan ng gusto mong pang overlay, so i-download mo na lang guys. So pack, ayan, meron na agad, wala na tayong marami pang usapan, wala nang bayad, so meron na agad. Ayan yung mga pagpipilian sa Rainbow Wishes naman, ayan. So, ang dami. So, pwede pa tayong mag-get more. Ayan, kunwari ganyan. Ayan, pwede nyo siyang i-design-design lang. Ayan, kung kunwari gusto nyo lagyan ng design. So, maganda to. Siguro kapag mga pang-introduction. So, ayan, yung mga overlay natin kapag nag-i-intro-intro tayo, mga ganyan-ganyan. So, ayan, pag ayaw, pwede namang i-delete. So, ayan lang guys, yung isa ko pang napansin na pros nito. So, hanapin pa natin yung iba niyang mga kayang gawin na hindi kayang gawin nung dati nating KineMaster. And so, makikita nyo, basic effect lang to. And lang yung kalimitan na makikita nyo yung kaya niyang ibigay na effects niya. Ayan yung papablurred lang. Ayan ganyan yung, ayan, yung maganda lang dyan sa blurred is, kung gusto mong i-focus lang siya sa mukha mo, ganyan. Makikita nyo naman, di ba, yung pagkakaiba niya. So, ayan yung, ayan. Pag yung mukha ng kapatid ko, yung nilagay ko, mag-blurred siya.
So, pag nasa sidings ko is magblurred siya. So, pwede nyo rin timplahin kung gaano siya kaluwang yung gusto nyong gawin. So, yan ang ganda ng effect niya. May pa autofocus, kunwari. So, try natin yan ilagay. So, nakikita nyo naman guys, diba? So, natutuwa lang talaga ako dito. Napaka-amazing talaga niya. So, tignan pa natin kung kaya pa nating manguha ng effect for free. So, get more. Yan natin tong mga to. So, nakikita nyo may nakalagay niya na premium, 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 premium. So, try natin to. So, nakikita nyo what's real, what's it's all a dream. So, i-download natin yan. So, installing assets. Installed na ulit. So, mag-back na tayo. So, tignan ko kung ano yung kaya nitong ganyan. Ah, okay. Ayan, ripple is yung parang makukuha yung mukha. Ayan. Ganito pala siya gawin yung ripple na sinasabi nila. Ayan. Nagmukhang alien. So, yun, nakakatuwa. So, try pa natin tingnan yung ibang effects niya. And maganda tong i-add sa mga videos natin, guys. Mirror. Itong cartoons. Try natin tong cartoons. So, nakikita nyo naman na premium ang nakalagay dyan. So, i-download na naman natin yan. Ayan, installed ulit. Let's go back again, guys. And then, try natin gawing cartoon. So, ayan, pwede pa maging cartoon effect. Diba? Ang bongga niya. So, pang introduction siguro itong mga ganito pwede. O, diba? Maging cartoonize yung inyong mga pictures. So, i-delete natin yan. Tingin pa tayo na ibang effects dahil natutuwa talaga ako. Eh. Ang ganda mag-explore kapag libre lang, diba guys? Try natin itong pinch. Download. Ang saya talaga. Nakaka-download tayo na walang bayad. Pinch. Try nga natin to kung paano. Ah, okay. Ganyan naman siya, guys. Oh. O, diba? Ah, katawa. Ayan, kapag parang gusto mong gumawa ng comedy, ayan, pwede mo siyang gawin ganyan. Tapos maglagay kayo ng sound effect na nakakatawa. Ganyan. So, diba? Ang saya. So, hindi ko pa first time ko lang tong matry ngayon, guys, kasi hindi ko to nagawa dun sa dating sa mga dating kwan. Sa dating KineMaster na ginagamit ko, hindi ko yan na-access, guys. So, dito lang. Kaya natutuwa din ako. So, nag-explore-explore ako. Sineshare ko lang sa inyo, guys. So, pinapakita ko lang siya. And kung may tanong kayo, just comment down below. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod ko pong uploads is always updated po kayo. So, try natin tong mirror naman. Try natin tong mirror. So, yun, excited na akong gamitin tong bagong KineMaster ko. So, siguro naman mas maganda na rin yung quality ilalabas nito. Tsaka yung mga effects niya is nakakatuwa naman. So, try natin tong mirror. Ah, yung mirror parang dalawang magkaharap. Mga ganun. Tapos mirror na baligtad. Try nga natin. Ah, ganun. Parang magkakaroon ka ng dalawang ulo. Okay, ganyan siya. Ano pa ba yung iba? So, ayan guys. Ang titignan naman natin ngayon is kung ano yung resolution quality niya. So, titignan natin kung i-export natin kung ano yung lilitaw na resolution quality. So, ang pinakamataas na naabot ko lang doon sa KineMaster ko dati is 1080. So, tignan natin dito. So, i-save natin. So, pagkatapos natin i-save, pindutin natin to. So, makikita nyo dyan, guys, iba na yung kanya.
Kapag mag-export tayo, nakikita nyo yung kaibahan niya. So, and pwedeng direct to YouTube na siya agad. So, pindutin natin yung 3 dots. So, makikita nyo dyan yung mga iba't ibang klase ng version niya. So, yun yung low quality, may medium quality, may high definition, may full HD, tas may full HD na napakataas talaga yung resolution niya. So, ang piliin lang natin dito is, okay na tayo dito sa full HD, dito, sa 19x20x80, kasi masyadong malaking kumain na MB itong mataas. Natural mataas, kasi nga, yung quality niya is maganda rin. So, pwede na rin tayo dito sa full HD na to, itong kwan lang, ito lang ang piliin natin. So, try natin siyang i-export. So, yan, exporting project. 2,000 years later. Ayan, export na siya. Na-export na siya na ang quality niya is 1,940 by 1,080. So, ayan guys. So, dati, dun sa dati kong Kinemaster, 1,080 by 720 lang yung pinakamataas na kaya kong abutin. So, wow. Napakalaking wow, wow, wow. Napaka-wow talaga to. So, napaka-wow talaga ako dito guys. So, ayan, nakikita nyo naman, diba? HD ang quality niya. Ayan, meron din dyan. Low, medium, high, full HD. At meron pa yung full HD na isa. Kaso masyado ng malaki yung MB niya. So, ang pinili ko na lang is itong pinaka, ito nasa pangalawang kwan lang. Full HD. Okay na tayo dyan. So, try natin siyang i-play. Ayan. So, comparison ko lang to dun sa mga nauna kong videos. Yung mga una kong videos is napansin ko talaga na kapag in-upload ko siya is lumalabo yung quality niya. So, dito, mas nakita kong mas malinaw siya. So, para sa akin, mas maganda yung quality nito ngayon kaysa dun sa Kinemaster na ginamit ko dati. So, yun lang guys. Gusto ko lang din ipasilip sa inyo kung ano yung kagandahan ng Kinemaster na Diamond Mode kaysa dun sa Kinemaster na old version. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, thank you guys for watching.